Papatayin ako, ha? Isisiwalat mo si Preto ko na ako nagpagkukutin sa bata kay Analisa at ginagamit ko lang sila. Sarap, sige, gawin ko! Walang yan, Stella! Saka yung pa, Stella! Siya ang punot dulo ng gulo ng buhay natin. Kaya naman pala hanggang ngayon, may ugnayan sila di Makoy. Dahil may anak sila. Si Cathy, sinabi sa akin ni Cathy kanina ng birthday niya na dumating ang tunay niyang ama, si Makoy, na nagpakilala bilang Mr. Lobo na tumira sa tabi ng bahay ni Stella para magpalapit sa anak niya. Pero kasama si Cathy sa mga bata na kidnap niya dati. Magagawa ba niya yun sa sarili niyang anak? Well, posibleng kailan lang inalaman. Posible ng mga panahon na yun, di pa niya alam. Alaisipan ang pakikipag-ugnayan ni Marcos Diaz sa babaeng ito, lalong-lalo na nung kinidnap niya yung mga bata. Pero ngayon, lumilinaw ng lahat. May suspecha ako na nalaman lang ni Marcos Diaz na anak niya ang batang sinasabi niyo matapos yung insidente nung Pasko. Mukhang napakatuso ng babaeng ito, Mr. Benedicto. Sa palagay ko, mas makamandag pa siya kaysa kay Marcos Diaz. Base sa video nito, sa salita niya kumilos ang kriminal para kidnapin ang anak ninyo. Hindi natin alam kung ano pa ang mga pinagawa niya kay Marcos Diaz at kung ano pa ang mga pwede niyang gawin. Kailangan pagbayaran nila lahat. Hindi na ako makakapahid, makakasira pa sila ng buhay. Lalong-lalo na buhay ng pamilya ko. Ano kailangan natin gawin? Kailangan nilang mahuli ng sabay. Para mangyari yon, kailangan natin mag-set up ng entrapment. Saka mapahama ka lang. Sa akin nag-umpisa ang paghihigitan ni Stella. Kaya ako natatapos ito. Kahit mapahamak pa ako. Nasa akin ang isang bagay na kukumpleto sa mga plano ni Stella. At hindi niya ako matatanggihan. Anong gagawin mo? Magpapapos ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na pumapayag ka na sa annulment. Nagawa niya tayong lokohin. Kaya lolokohin din natin siya. Good! Kailangan nating mapapunta si Stella sa isang neutral na lugar kung saan hindi siya maghihinala para makapaganda yung mga tao ko at para mapagandaan namin ang paghuli kay Makoy. Nagtatago si Makoy. Paano natin siya papupuntahin doon? Lili daw si Makoy pag nalaman niya nasa panganib si Stella. Kailangan lang malaman niya ang plano natin. At pag dumating siya para iligtas si Stella, nandun ang mga tao ko. Pero paano nga niya malalaman ang lahat ng to? Akong bahala. Alam namin kung paano malalaman ni Makoy ang plano natin. Tumatawag si Stella. Pati mo sagutin. Ayoko sagutin. Galit ako sa kanya. Baka na pumasabi ko sa kanya. Lass, kailangan mo iparamdam sa kanya na okay ang lahat. Kailangan mo magbangga para hindi siya magduda. Sorry, may emergency lang si Cedric. Tatawagan kita mamaya. Okay, I love you. Nag-reply siya. I love you daw. Maayos na ang lahat, anak. Matitigil na ang gulo. Malapit na. Thank you.
Tanagol, good luck sa ating bukas. Gito, pwede ba kita mausap? Ano yun? Gusto ko sana humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Tinuring kitang karibal. Karibal sa anak ko. Karibal sa asawa ko. Pinaniwala ako ni Stella na ikaw ang kalaban. Yung pala, kayo kakampi. Sana mapatawad mo ko. Kasaro, kahit kailan, hindi ko iniisip na kalabanin ka. Dahil ikaw ang tunay na ama ni Annalisa at wala naman akong magagawa dun eh. Naaminin ko, may mga pagkakataon na iniisip ko na mas makakabuti kung nasa akin si Annalisa kaysa nasa iyo. Dahil sa mga nangyayari sa atin, nagduda ako kung karapat dapat nga maging ama o isang batang tinuring kong anak sa mga pagpanahon. Pero dahil sa gagawin mong bukas, masasabi ko na maswerte si Annalisa na ikaw ang tunay ng tatay. Kaya, kalimutan natin lahat yan. Lahat ng mga away natin. Wala na yan. Good ba yan, Chef? Sorry, tinapon ko pagmamahala natin para sa walang kwentang babaeng yun. I take it back. Lahat ng masasakit na sinabi ko sa'yo. Nagsisira ko na lahat ng mga pagkakataong pinagdudahan kita. Mga pagkakataong sinaktan kita. Gusto ko lang naman maniwala ka sa'kin. Sapat na yung pinakita sa atin ni Annalisa. Sapat na yun, Las. Kasalanan ko lahat ng to. Napadala ako sa ibang tao. Napadala ako sa kahinaan ko. Ayusin natin lahat ng to. Gagawin ko lahat para mabuo ulit ang pamilya natin. Bubuoyin ulit natin ang pamilya natin. Mm-hmm.